Ibahagi ng aming serbisyong totoo, isang libreng medical mission po ang aming ikinasa sa isang evacuation center noon. Nandun po si Monica. Good morning, Mon. Hi, Mon. Actually, tama yung sinabi nyo, no? Kasi 9 days na nga nananatili dito sa evacuation center sa San Vicente Elementary School sa Kalpampang, mga kababayan natin. At dahil medyo matagal-tagal na nga, at ang dahilan niya dyan, dahil hanggang ngayon, lubog pa rin sa tubig baha yung mga lugar dito, ay isa nga sa mga risk ay yung magkaroon ng iba't ibang klase ng sakit. And in line na dyan, nagkaroon nga tayo ng isang servisyong totoo para sa kanila. At ito, meron tayong mga kasama, mga volunteers mula sa Ambucare EMS Solutions, Golden Success at Rescue Academy para tulungan tayo nga mag-attend sa mga pangangailangan at lalo na doon sa mga sakit ng mga kababayan natin dito nga sa evacuation center. Pero syempre, ang gusto nating malaman ay kung ano nga ba yung mga klase ng sakit na maaari nating ma-encounter o ng mga kababayan natin na ma-encounter sa mga ganitong klase ng sitwasyon at paano ito maiiwasan. Kaya naman kasama ko ngayon ang General Manager ng Ambucare EMS Solutions, si Mr. Ryan Rizal. Good morning po, sir. Welcome sa inyo. Good morning. Okay. Now, sir, ano po ba usually yung mga sakit na madalas na dinudulog sa inyo, mga kababayan natin? Dito po kasi, madalas po ang evacuation center, lagnat, ubo, sipon, tsaka yung mga fungal infection po sa paa, sipon, kasi sa ulan din po yan, sa panahon din po yan, eh, no? Tsaka sa change ng weather po. Oo. Tsaka sa dami po yung tao kasi minsan, nag-aawa-awa po. So, nire-recommend po namin kung meron pong vitamin C, makapantay po sila everyday. And, kung meron pong tubig, makainom po sila ng maraming tubig para po mag-loosen po yung mga situations na sa kanila. Ayun, that's for all. That's for the sipon, tsaka po sa kalagnan. Tapos, para naman po sa mga fungal infection natin sa paa, we recommend na magbukas lang po na magbukas natin using soap and clean water po. Clean water, oo. Para po na matay yung mga fungal infection. Oo. Now, sir, kasi napansin ko na isa talaga sa mga main problems kasi like dito sa school na to, parang medyo siksikan talaga dahil mahigit 200 pamilya pa yung nandito. Ano, so, ano po yung pwede mong isuggest since talaga nga mahirap yung ventilation talaga, ano, para kahit paano makaiwas. Lalo na yung tikit-tikit nga po. Opo. Generally, ang recommended po natin, meron nga pong pati-take sila na vitamin C or any supplements po. Or, kapag yung ganito po yung medyo maganda naman ang panahon, medyo maglakad-lakad lang po para may ventilation po kung sa mga. At least hindi ka confined doon sa lugar. Oo. Oh, minsan po kasi yung nagiging cost ng hawa-hawa yun. Sama-sama po. Oo. So, siguro, sir, no, maganda rin kung yung sa mga kapuso natin, no, nalinisin yung area nila. Oo. Para rin po yung mga fungal infection, pati yung ibang mga mikrobyo po, maiwasan po natin yung paglagano. Oo. Kasi talaga nga, ibang pagmalinis pa rin yung ating ginagawa. Talaga nakaiwas sa sakit, no? Ayan. Ako, thank you so much, okay, Sir Ryan. Mga kapuso, bukod sa ating handog na medical mission, meron din po tayong ongoing, nakikita nyo na pinamimigay na libreng almusal sa ating mga kababayan dito. At syempre, malinis na tubig at tulad nga na sinabi ni Sir Ryan, ay mahusay yan na gamot para kahit papano ay mawala at na makaiwas tayo sa mga sakit tulad nga ng mga ganitong klase ng sitwasyon. At mamaya, mamimigay rin po tayo ng mga used clothes. Of course, kasama natin siya ang Kapuso Foundation. Kaya tutok lamang mga kapuso dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating servisyon totoo sa pagbabalik po natin dito yan sa May Apalit, Pampanga.